na salita ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng banal na San Tatlo. Pamumunuan ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Jose Carlos Rapadas, SBD. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Purihit pa salamatan sa masayang awit. Purihin natin at pasalamatan ang Diyos ng pag-ibig. Sa'yo, Ama, salamat sa mayamang lupa't dagat at sa magandang kalikasan at sa aking tanang buhay. Purihit pa salamatan sa masayang awit. Purihin natin at pasalamatan ang Diyos ng pag-ibig. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang gabi sa inyo, mga kapatid. Magandang gabi, Padre. Ngayong araw na ito ay dakilang kapistahan ng banal na San Tatlo, ang puso ng ating pananampalatayang Kristiyano. Nawa ang diwa ng banal na San Tatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo ay maghari sa ating mga puso at isipan. Sa mga panahong nagkasala tayo sa isip, sa salita at sa gawa, humingi tayo ng kapatawaran sa ating makapangyarihang Diyos. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulukdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Buktong ng Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona na walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng poon, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon, nang anyu-anya ako. Bago pa nilikha at naanyo itong mundo, wala pang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganoon din ang mga bundok. Nang ako ay isilang dito sa San Sinukob, ako muna ang nilikha, bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig ng likhain ng mga langit, ako ay naroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga, naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay, at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman, nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayan nitong mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwan ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hamong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay, ano nga siya na sukat mong kalingain?
mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malaki at maliit. Baka at tupa, hayop na mamabis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda, sa ilalim ng tubig. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa Kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtiyaga. At ang pagtiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po'y magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo sapagkat sa akin magmumula ang ipahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipahahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi. Sabi nila itong araw daw na ito, or itong linggong ito, ay yung linggong kinatatakutan ng mga pari na magsesermon. Sabi nila ito daw yung linggo kung kailan ang mga pari ay bubuksan muli nila ang kanilang mga notes sa seminaryo upang reviewin, tignan muli ang misteryo ng banal na Santatlo. Kaya bago ako dumating dito ay ni-review ko rin yung aking notes sa seminaryo, mga kapatid. No? Kaya please be considerate, no, sa mga paring mag-homily ngayong linggong ito. Dahil mahihirapan kaming ipaliwanag sa inyo kung ano ba ang banal na Santatlo. Siguro meron pang mga ibang susubok at magpapangahas na gawing simple ang misteryo ng banal na Santatlo. Pero mas maganda sigurong huwag simplehan. Dapat unawain ng buong buo ang banal na Santatlo. Because God deserves our understanding. No? Hindi simple ang misteryo ng Diyos, mga kapatid. So hayaan nyo kung muling ipaalala sa atin what is the Holy Trinity. Alam nyo na, no? Sa pagkakaalam na natin, ang banal na Santatlo ay ang puso na nagpapatibok sa ating pananampalataya. It is the central mystery to our faith from which all other aspect of our faith depends on. Mayroong simbahan dahil mayroong Santatlo. Nandito tayo ngayon, ikaw at ako, dahil may Santatlo. And itong Santatlong ito ay tumutukoy sa iisang Diyos sa tatlong persona. Iisa, pero tatlo. Tatlo, pero iisa. Paano ba nating maiintindihan pa yan ngayon? No? Siguro intindihan na lang natin na one God in three person because they have the same substance. Well, substance, no? Substansya. Iisang saysay, iisang pagka-Diyos. Hindi pwedeng balibaliin, hindi pwedeng paghiwalayin, hindi pwedeng tanggalin ang bawat isa, pero iisa. Yun to yung sinasabi natin tuwing nire-recite natin yung profession of faith, no? Apostles' Creed, no? Consubstantial, undivided Trinity. So ito yon, ganon siya, iisang substance. Pero siguro kailangan din nating maintindihan ng mas simpleng paraan. Kung ako man ay sisimplihan ko ang pagpapaalala sa atin ng kung ano ba ang Santatlo, alam nyo, isang salita lang yan.
pag-ibig. Ang banal na santatlo ay pag-ibig. Pero itong pag-ibig na ito, itong dakilang pag-ibig na ito, kailangang maging konkreto. Kailangang maintindihan sa lengguwahe natin. Kailangang mailapat sa kasaysayan. At alam nyo, mayroon akong tatlong pagninilay patungkol sa banal na santatlo. Una, everything is about relationship. Lahat ng bagay ay magkakaugnay. Kung sinabi nating pag-ibig ang banal na santatlo, ano? At kailangang maging konkreto itong pag-ibig na ito, mayroon tayong kailangang matutunan sa uri ng pag-iibigan ng banal na santatlo. Ano yon? Una, mga kapatid, ang pag-ibig ay dapat nagbibigay buhay. Life-giving love. Paano ba magbigay buhay ang isang pag-ibig? Kapag yung nagsabi sa'yo, mahal kita, pero siya rin naman yung pinagmumulan ng iyong konsumisyon, kung siya rin naman yung pinagmumulan ng stress, hindi life-giving love yon, konsumisyon yon. When we say life-giving love, it is about yung pagbibigay ng mga bagay-bagay, binibigay natin lahat para sa ating minamahal, sa ating partners, spouse, sa ating pamilya, mga anak, ng mga bagay na magbibigay sa kanila ng pakay at lakas upang magpatuloy sa buhay. Dapat hindi ikaw yung magmumulan ng stress, kundi dapat sa'yo magmumula yung kanyang inspiration para magpatuloy sa buhay. Life-giving love. Ikalawang uri ng pag-iibigan sa banal na santatlo ay ang tinatawag nating pag-ibig na nagsasalba. Love that saves. The saving love. Hindi ba ganun ang pag-ibig? Kung yung pag-ibig ay palagi na lang tumatanggap, kung yung relasyon ay palagi ka na lang nagbibigay pero hindi ka naman tumatanggap, kung palaging nagpapasensya ka na lang, kung palaging nagkukumpromiso ka na lang, hindi saving love yun, no? Nagkukumpromiso ka lang. And there is much difference between self-giving love and compromises. Mga kapatid, itong saving love na ito, ang modelo dito ay si Jesus na nagbigay ng kanyang buhay upang tubusin tayo, bayaran ang ating mga kasalanan. At kung may iniibig tayo, dapat willing din tayong ibigay ang ating mga sarili. Maisalba lamang ang ating mga minamahal. Maiahon lamang, matulungan lamang ang mga taong minamahal natin. Ang ikatlong uri ng pag-iibigan ng banal na santatlo ay yung tinatawag nating sanctifying love. Pag-ibig na nagpapabanal. Ang pag-ibig kasi, mga kapatid, ay hindi lang yung physical, no? Hindi lang yung kung ano yung material na bagay na pwede mong ibigay. Pero love is also a spiritual reality. And so, kung mahal mo ang isang tao, kung mahal mo ang iyong pamilya, nanaisin mo ring gawin silang banal. Nanaisin mo ring ilapit sila sa Diyos. Hindi lang yung mga material na bagay, pero gawin din silang mga banal. Sanctifying love. Lahat ng relasyon sa mundo ay nakabatay sa pag-iibigan ng banal na santatlo. Kaya kung may nagsabi sa iyo, I love you, minamahal kita, tanungin mo, yung pagmamahal mo bang yan ay kagaya ng pag-iibigan ng Holy Trinity? Dahil kung hindi,
thank you na lang. Dahil if ang pagmamahal natin ay hindi rin naman tapat, baka hindi naman talaga pagmamahal yon. May agenda lang tayo, no? Pwede rin naman yon. Ikalawang pagninilay patungkol sa banal na santatlo, the second is, let us allow God to be God. Hayaan nating gampanan ng Diyos ang kanyang pagiging Diyos. Sa ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus, no? Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. At kapag ang tao ay hindi niya nauunawaan ang mga bagay-bagay sa kanyang sarili, yan, ang titignan ng tao ang kanyang sarili bilang Diyos. Magmamadali tayo upang makamit natin ang mga gusto nating makamit galing sa Diyos. And what are the instances wherein we don't allow God to be God? Una, kapag hindi na tayo nagtitiwala sa Diyos. Kapag nawalan na tayo ng pag-asa sa Diyos. Kapag naghahari-harian na tayo sa mundong ito. At kapag nagkukunwari na tayong mga Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, ang banal na santatlo, the Blessed Trinity, as I've said, is the highest of all mysteries in our faith. And dito nakabatay ang buhay at pag-ibig. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, ay, hindi ko kailangan ng Diyos. Ako ang Diyos. Hindi. Mayroong mas mataas na misteryo ang mundo. At yan ay ang Diyos. Ikatlong pagninilay ay kung gusto nating parangalan ang banal na santatlo, kung gusto nating bigyang pagpupugay ang banal na santatlo, alam niyo anong kailangan niyong gawin? Mamuhay tayo sa katotohanan. Let us live in truth. Bakit ganito yung pagninilay, Father? Una, mga kapatid, si Jesus, the second person of the Holy Trinity, called himself as the way, the truth, and the life. Pangalawa, tinawag ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon ang Espiritu Santo bilang Espiritu ng katotohanan. Hindi niya sinabing the spirit of success, the spirit of achievements, the spirit of insurance, the spirit of security, the spirit of prosperity. No, hindi niya tinawag ang espiritu na mga nakabatay sa material na bagay. Tinawag niya ang espiritu na espiritu ng katotohanan. In fact, mga kapatid, sabi pa ni Jesus, mayroong isang kasalanan na hindi mapapatawad. Ano yon? Ang kasalanan laban sa Espiritu Santo. The sin against the Holy Spirit. Sinabi ni Jesus yan. At ano itong sin against the Holy Spirit na ito? The sin against the Holy Spirit is when we do not live in truth. Kapag mayroong katotohanan tayong alam na nga nating katotohanan, pero pilit pa rin nating sinisira, pilit pa rin nating tinatanggi yung katotohanan na yon, doon, it is a sin against the Holy Spirit. Iba kasi yung nagsisinungaling eh. Iba rin yung alam mo nang ang totoo, pero sisirain mo pa. Mga kapatid, when we try to destroy or revise the truth that is already known, that is when we become the accomplices of the devil. Ano bang ibig sabihin ng devil? It comes from the Hebrew word ha-asatanas. Anong ibig sabihin ng ha-asatanas? The accuser. Yung nagbibintang.
yung gumagawa ng kwento para lang siraan tayo, the accuser, no? So the good spirit, which is the Holy Spirit, and the bad spirit, yung pagkakaiba ng dalawang spirito na ito ay katotohanan. Kaya't mga kapatid, kung mayroon pang pagkukunwari sa ating mga puso, kung nagsishare pa tayo ng mga fake news, kapag naninira pa tayo ng ating mga kapatid, nako, mag-isip-isip na po kayo, no? Kung gusto nating parangalan ang banal na Santatlo, mabuhay tayo sa katotohanan. Amen. Magsitayo tayong lahat, mga kapatid, at buong galak ating ipahayag ang ating pananampalataya. Tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Panatag sa iyong pagmamahal, sa pamamagitan ni Kristo, nagsusumamo kami sa iyo, Ama. Tulungan mo kaming maging bukas sa paggalaw ng Espiritu. Buong pagtitiwala kaming dumadalangin. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Sa diwa ng iyong pakikipagniig, maging halimbawa nawa ng katapatan at salamin ng iyong pag-ibig ang mga pinuno ng simbahan sa lahat ng mga mananampalataya at ng mga taong may mabuting kalooban. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Pukawin mo ng iyong walang hanggang pag-ibig ang mga pinuno sa nasyonal at lokal na antas at kami mga mamamayan. Pangalagaan at isulong nawa namin ang kapakanan ng dignidad ng bawat tao sa bawat antas ng lipunan. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Tulad ng iyong pagiging iisang Diyos na may tatlong persona, makapagtamo nawa ng mapagmahal na ugnayan ang bawat pamilya. Mahalin nawa ng bawat asawa, magulang at anak ang isa't isa. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Sa kanilang pagbabalik sa iyong piling, yakapin mo sa iyong pag-ibig ang mga mahal naming yumao. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Mapagmahal na Ama, minahal mo kami sa simula't simula pa lamang sa pamamagitan ng iyong salita at espiritong nagbibigay buhay. Patuloy mo kaming gabayan sa iyong maningning na pagtatalamit
pagtatalamitam sa Espiritu ng iyong pag-ibig. Katapatan sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ngayon ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda ngayong aming sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambanang kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihang, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ng Espiritu, ikaw ay iisang Diyos na Panginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu'y dinaiiba sa pagka-Diyos mo, anupat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Sa kadakilaan mong ipinahiwatig upang aming panaligan ay isa ring naming sinasambayanan tungkol sa iyong anak at Espiritu'ng banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, isa-isang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Oh,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Honesto na aming Obispo, at ng tanang mga relihiyoso, relihiyosa at kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
Kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo ang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Kapatid, bilang nagkakaisang mga anak ng Diyos, ating dasalin ang panalangin tinuro ni Kristo sa atin. Hiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming marami at mabibigat na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Na sala na
kapatid, ito ay hindi na lamang tinapay, hindi na lamang alak, kundi si Jesus ang ikalawang persona ng banal na Santatlo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa ang katawan at dugo ni Kristo ay bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Espiritual na pakikinabang, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Nagawa ng iyong mga
Sovereign Lord, mighty King, whom angels worship, Father by your church adored. All creation shows your glory, heaven and earth roll near your throne, singing holy, 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 Lord of hosts and God alone. Through apostles, faithful prophets, saints who set their world apace, martyrs once unknown, unheeded, join one growing song of praise. While your church on earth confesses one majestic Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, God our hope eternally. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, makipagkinabang nawa ang aming buong katauhan sa pagtanggap namin ng mga banal na pinagsaluhan at ng aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona sa iisang Diyos, lamang sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagpakumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo sa upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalilang na gamot ang pandemya sa aming bayan at ng buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit,
ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael, Archangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Arnold Johnson and Joseph Frenadimet, ipanalangin ninyo kami. Tayo po'y magsiupo sa ilang patalastas. We are inviting married couples who are celebrating their wedding anniversaries this year and wish to renew their married vows in our upcoming Renewal ng Bayan 2022 on June 26, Sunday, during the 10 a.m. Masses. You may register via www.bit.ly/ShrineRenewalNangBayan or visit the shrine office after the Mass. Please be informed of our daily devotions, Novena here at the shrine, and our everyday Masses, Monday to Saturday, 6:30 a.m. and 6 p.m. Sundays, we have 6 a.m., 8, 10, 11:30, 4 p.m., and 6 p.m. Our Monday devotion, 6 p.m., devotion to the Holy Spirit. Tuesday, 6:30 a.m., devotion to Christ the King. 6 p.m., devotion to Padre Pio. Wednesday, 6:30 a.m., devotion to Saint Joseph. 6 p.m., devotion to Our Mother of Perpetual Help. Thursday, 6 p.m., devotion to Saint Jude. Friday, 6 p.m., devotion to the Most Sacred Heart of Jesus. And on Saturday, 6 p.m., devotion to Jesus, the Divine Word. Our confession schedule every Saturday, 5 p.m., and every Sunday, 11 a.m. and 5 p.m. outside the shrine near the main entrance. Thank you for your support. Reverend Father Ronnie Crisostomo, SBD, Shrine Rector. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo at kagaya ng banal na Santatlo, magmahalan at mabuhay sa katotohanan. Salamat sa Diyos. Sa'yo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria.